Naranasan mo na ba yun? Kahit walang ginagawa yung partner, nag-iisip ka ng kung ano-anong mga bagay na posibleng ginagawa niya sa'yo. Pakiramdam na nagsiselos ka sa mga bagay na wala ka namang pruwebang ginagawa niya. Nagsiselos ka sa mga bagay na alam mong hindi niya namang ginagawa pero hindi mo mapigilan sa sarili mo na mag-isip ng masama. O sa panahon ngayon kasi napakahirap magtiwala, lalo na kung dumaan ka sa bad relationship na nagbigay sa'yo ng so much pain and suffering. Pero paano ulit mararamdaman yung saya ng may kasama sa buhay, hindi gaya na may masasabihan ka sa lahat ng hinanakit mo? At yung pakiramdam na may tao kang masasandalan sa oras ng pangangailangan, na magbibigay sa'yo ng matinding pagmamahal kung meron tayong insecurities, lalong-lalo na sa relasyon. Paano ka ulit magsisimula ng bagong kabanata sa buhay may relasyon kung dahil dun sa mga taong nanakit sa'yo, hindi mo na magawang magtiwala sa iba? Kaya what's up? Kamusta? Welcome back to my channel. And dito na naman ang iyong lingkod, Gary Opimo. At today, ang topic natin ay kung paano i-handle ang relationship insecurities. Kung bago pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago nating video. Kung may mga naisip ng topic na pwede natin gawing content, pwede nyo i-comment dyan sa down section below. Kung hindi mo pa na-like yung Facebook page natin, pwede nyo siyang i-follow at i-like, nasa down section below din yan. Dun sa page na yun, pwede tayo mag-conversate, mag-usap, magbigay ng advices, tips, at kung ano-ano pa. So yun lang, huwag na natin pataglin to, simulan na natin to. Let's go! Napakahirap mahusgaan lalo na kung yung bagay na hinuhusga sa'yo o yung pinagbibintang sa'yo ay hindi totoo o hindi mo namang ginawa. Lalong-lalo na kung nanggaling pa yon sa bibig ng mahal mo. Kaya kung ganyan ka sa mahal mo, na nahuhusgahan mo agad siya kahit wala pa siyang ginagawa, posibleng may relationship insecurities ka. Kung paano i-handle yan? Ito ang tip number 1. Huwag mong husgahan yung current relationship mo base sa relasyon mo noong nakaraan. Lahat naman tayo takot masaktan. At minsan, takot din sumubok. Lalo na kung may masakit kang karanasan sa nakaraan. Pero para usgahan mo yung panibagong taong gustong pumasok sa buhay mo, na baka gawin niya rin sa'yo yung mga nagawa ng ex mo o yung mga nangyayari sa past relationship mo, posibleng insecurities mo na yan. Natural lang naman kasi matakot eh. It makes us avoid things na posibleng masaktan tayo. Pero huwag mo namang isipin na kung saktan ka sa past relationship mo, eh masasaktan ka ulit ngayon. Unfair yun sa kanya. Trust me, kapag ginagawa mo yun ng madalas, lalo ka lang matatakot na sumubok at magmahal ulit. Okay? Proceed tayo sa number 2. Ikalawang tip para matulungan kang i-handle yung relationship insecurities mo, huwag na huwag mo ipagsasama ang imahinasyon at realidad. Hindi naman may iwasan na may maisip tayong masama ito sa partner natin, lalo na kung nasa long distance relationship ka o LDR. But to make your imagination become your reality, posibleng relationship insecurities mo na yun. Minsan kasi sa sobrang sakit ng nakaraan natin, kahit walang ginagawa yung bago nating partner, naiisip natin na meron siyang ginagawa eh, na posibleng ginagawa rin niya yung ginawa ng ex mo sa'yo, na posibleng saktan ka rin niya tulad ng ginawa ng ex mo sa'yo. Ang ending, pagpaulit-ulit mong ginagawa yan sa kanya, paulit-ulit mo siyang inuhusgahan kahit wala pa siyang ginagawa, yung tipong yung ginawa sa'yo ng ex mo, niisip mo na ginagawa niya na ngayon, hindi eh nasasaktan natin yung partner natin na hindi natin sinasadya. Kasi hindi naman talaga masisisi kasi may masama kang karanasan, may bad experience nga sa past. At dahil dun sa past relationship mo, naisip mo na lahat ng posibleng maging partner mo ay ganun. Without thinking na every time na ginagawa mo, gumagawa ka ng gap sa relasyon mo. Gumagawa ka ng distansya sa inyong dalawa. Na parang tinutulak mo siya palayo sa'yo. Kaya naman nahihirapan siyang intindihan ka, nahihirapan siyang unawain ka, at in the end, nauwi sa breakup. Nauwi sa hiwalayan, nauwi sa sakitan ng damdamin. Kaya para maiwasan din tong gantong sitwasyon, proceed tayo sa number 3. Ikatlong paraan para maiwasan yan, magtanong. Guys, pagka nagtatanong tayo na galing sa insecurities natin o sa mga ini-imagine natin na ginagawa, lalong-lalo na kung wala ka namang basihan at ini-imagine mo nga lang, di ba? Huwag na huwag niyong lalagyan ng sarcastic na tono yung pagtatanong niyo or even yung pagalit na tono. Kasi wala ka pa naman na-prove eh. Maliba na lang kung may na-prove ka na, di ba? Kasi ang dating sa amin yan, lalo na sa mga lalaki, pagka ganyan yung pinapakita sa amin ng mga babae, yung pagiging sarcastic na tanong, yung tinatanong kami na may sarcastic na tono o may pagalit na tono, pakiramdam namin hinuhusgahan nyo kami nang wala naman kaming ginagawa. Lalo na kung wala naman talaga siyang ginagawa. Kasi kung wala naman talaga siyang ginagawa at nagtanong ka na may pasarcastic na tono, ang ending niyan away eh, o sakita ng damdamin, na nauwi sa tampuhan o mas madalas hiwalayan.
Kaya guys, kung magtatanong ka tungkol sa mga doubts mo, sa mga fears mo, sa mga iniisip mo rin sa guy, or even din sa girl, kung wala ka pang pruweba, kung wala ka pang evidence, huwag ka magtatanong na may sarcastic na tono o may pagalit na tono. Be polite when you're asking a question para maiwasan yung sakitan o para hindi niya maramdaman. Hinuhusgahan mo na kagad siya kahit hindi pa siya sumasagot sa mga tanong mo. Okay? Proceed tayo sa number 4. Ika-apat na tip para maiwasan natin yung relationship insecurity ay kapag gumawa tayo ng paraan, gumawa tayo ng way para makahinga ang bawat isa sa atin. Kapag meron ka kasing insecurity sa relationship mo, lalo ka nagiging mahigpit sa mga bagay-bagay. Kapag dumadaan ka sa relationship insecurities, madalas hindi mo na pagbibigyan yung mga gusto ng taong mahal mo dahil nga meron kang doubt, meron kang masamang feeling. Kahit wala naman siyang planong gawing masama, yun hindi naman maiwasan yan kasi may takot ka nga. Dumaan ka na sa masamang experience eh. Dumaan ka na sa bad relationship eh. Kaya naman, guys, you both need room to breathe. Parang inhale, exhale, ganun. Dito kasi matetest yung tiwala mo sa kanya o tiwala mo sa mahal. At dito rin niya malalaman kung kaya mo ba siyang pagkatiwalaan sa mga simpleng bagay. Lagi niyong tatandaan na ang relasyon na walang nabuong tiwala sa isa't isa ay super fragile relationship yan. Posibleng masira, mawasak, madurog anytime soon. Kasi parang isang ticking bomb yan na pwedeng sumabog eventually. Kaya para mabuo yung tiwala niyo sa isa't isa, you need to make a room for both of you to breathe. Okay? Proceed tayo sa number 5. Ikalimang tip para ma-handle natin yung relationship insecurities natin ay dapat nating maintindihan na hindi laging masaya ang relasyon. Para ma-assess mo ng maayos yung relasyon niyo, lalo na kung dumadaan ka sa relationship insecurities o sa matinding takot, posibleng maulit-ulit yung nakaraan mo kahit hindi naman niya planong gawin yun sa'yo. You need to understand that the relationship is not always happy. Dadaan kayo sa times na magkakasakitan talaga kayo. Susubukin ng bawat pagsubok yung buhay niyo at ang relasyon niyo. Susubukin din yung tiwala at pagmamahal niyo sa isa't isa. At kapag nalagpasan yun, magiging building block nyo, magiging stepping stone nyo para mas maging matibay at matatag ang relasyon. Okay? Proceed tayo sa number 6. Itong tip na to guys, gusto kong maintindihan nyo itong lahat. May relationship insecurities ka man o wala. Ang ika-anim na tip, nobody else is responsible for your own happiness except you. Ikaw ang gagawa ng rason para maging masaya ka. Ikaw ang may hawak ng desisyon para gawin yung maliliit na bagay na ginagawa niya na ma-appreciate mo. Ikaw yung gagawa ng desisyon kung tatanggapin mo ba yung pagmamahal niya at magpapatuloy sa buhay. Kahit alam mo na madami kayong pagdadaan ng hirap, madami kayong pagdadaan ng sakit at di pagkakaintindihan. Ikaw magdidesisyon kung magiging masaya ka ba dyan sa taong yan o hahayaan mo na lang nakainin ka ng insecurities mo. Ikaw ang responsible sa happiness mo. Wala nang iba. At vice versa yon, wala rin responsible sa happiness ng iba bukod siya. Kaya gusto kong maging masaya kayo sa kung anong mga bagay na talagang nagpapasaya sa inyo. That will lead us to tip number 7. Tip number 7, a relationship is supposed to feel good. Kapag pumasok ka kasi sa isang relasyon, you should know that it will supposed to make you feel good. Kasi kung hindi, sisirain lang yan kung sino ka ngayon. Relationship supposed to make you feel more you. Hindi kung sinong gusto nilang maging ikaw. Hindi kung anong gusto nilang gawin mo para sa kanila. Kaya kung ang current relationship mo ay ginagawa kang hindi ikaw, yung hindi mo na ipapakita kung sino ka talaga, dapat pag-isipan mo na ngayon kung itutuloy mo pa ba yan. Kasi kung ginagawa ka niya na hindi masaya sa kung sino ka, for sure, hindi yan makakabuti sa'yo. Kasi lahat naman tayo, we all want to feel love. At hate natin na ini-ignore tayo ng iba. At ang insecurities, nilalagyan niya ng gap, nilalagyan niya ng distansya ang bawat relasyon. At minsan, nagiging way yan para masira ang relasyon niyo. Kaya when you feel insecure sa lahat ng bagay, try your best na mag-open at magbigay ng honest conversation, communication sa bawat isa. Kasi isa yan sa mga bagay na nagpapatibay sa inyong pagsasama. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo yun, please share mo lang sa mga loved ones mo na kailangan ng mga ganitong tip, ganitong ideas. At kung hindi mo pa na-like yung Facebook page natin at gusto mong humingi ng advices o tulong sa mga bagay-bagay na nahihirapan kang isolve, pwede nyong i-like yung Facebook page ko na sa description section below ng bawat videos ko na ginagawa. At kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. So yun lang, ingat kayo palagi. See you sa susunod na vlog.
God bless. Peace.